Magandang araw sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Isa po akong jeepney driver at lagi po akong nakatutok sa inyo kahit na online. Hindi ko kasi alintana ang traffic at inip sa biyahe kapag nakikinig ako sa inyo. Dear Papa Dudut, ako po si Carlos o Kaloy. Pero mas gusto kong tawagin ako ng mga kaibigan ko at mahal ko sa buhay sa totoo kong pangalan. 28 years old ako at kagaya ng sinabi ko ay isa po akong jeepney driver. Hindi raw bagay sa akin ang tawaging Kaloy, sabi ng mga kaibigan ko, dahil ayon sa kanila ay mukha daw akong artista. Ang sabi nga nila ay kamukha ko raw ang yumaong veteranong aktor na si Luis Gonzalez noong kabataan nito. Yung iba sabi si John Lloyd Cruz daw ang kamukha ko. Pero ako, hindi ko na yon pinapatulan at nagpapasalamat na lamang ako sa mga papuri nila para sa akin. Ako po si Carlos o Kaloy, pero mas gusto kong tawagin ako ng mga kaibigan ko at mahal ko sa buhay sa totoo kong pangalan. 28 years old po ako at kagaya ng sinasabi ko, isa akong jeepney driver. Hindi raw bagay sa akin na tawaging Kaloy, sabi ng mga kaibigan ko, dahil ayon sa kanila ay mukha daw akong artista. Ang sabi nga nila ay kamukha ko raw ang yumaong veteranong aktor na si Luis Gonzalez noong kabataan nito. Yung iba ang sabi, si John Lloyd Cruz daw ang kamukha ko. Pero ako, hindi ko na yon pinapatulan at nagpapasalamat na lamang ako sa mga papuri nila sa akin. Siguro dahil sa angking kong kakisigan ay lapitin ako ng mga babae, Papa Dudut. Pero hindi ako nagpaunlak sa mga pagpapakita nila ng motibo sa akin. Hindi kasi ako ang tipo ng lalaking babaero. Wala din po akong bisyo. At saka naniniwala ako sa long-term relationship. Sa maniwala ka o hindi, Papa Dudut, ay wala akong naging girlfriend maliban sa asawa ko, dahil naniniwala ako na kung sino ang first girlfriend ko, eh siya na rin ang mapapangasawa ko. Nanggaling ako sa may kayang pamilya, pero simula nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente ay naghirap ang buhay ko. Dahil doon ay hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang kakarampot naman na nakuha ko sa aking mga magulang ay pinambili ko ng second hand na jeep na siyang ginamit ko sa pamamasada. Sa gulang na 19 ay napabilang na ako sa mga hari ng kalsada. Sa pamamasada ko ng jeep, nakilala ang aking asawang si Renata. Hindi ko makakalimutan, Papa Dudut, ang unang araw naming pagkikita. Mula din sa may kayang pamilya si Renata, at nang panahon na yon ay hatid sundo siya ng kotse. Pero nang masiraan yon ay napilitan siyang sumakay sa jeep na minamaneho ko papasok sa kolehiyong pinapasukan niya. Natawa ako noon kay Renata, Papa Dudut, dahil nahalata kong first time niyang sumakay sa jeep at magkahalong curiosity at kaba ang nararamdaman niya noon. Ako naman, dahil maginoo, ay ipinaliwanag ko sa kanya ang kalakaran sa loob ng isang jeep o anumang pampublikong sasakyan. Hindi ko na rin siya siningil ng pamasahe. Nang marating niya ang kanyang destinasyon ay isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa akin, at doon nga nagsimula ang lahat. Hindi ko noon namamalaya na nagiging malapit na kami sa isa't isa ni Renata, Papa Dudut, hanggang sa pikutin niya ako. Nabuntis ko si Renata, pero hindi ako tumutol sa pagkakapikot niya sa akin, dahil deep inside ay may gusto na ako sa kanya noon. Ang mga magulang ni Renata, bagamat tutol sila sa akin, ay wala ding nagawa at ipinakasal ako sa kanilang anak. Nung una ay masasabi kong masaya ang aming relasyon ni Renata, Papa Dudut. Pero nang manganak siya at namatay ang sanggol na ipinagbubuntis niya, ay nagbago ang kanyang ugali at pakikitungo sa akin. Ayaw kong siraan ang asawa ko, pero noong mga panahong yon ay naging matapobre, mapangmataas, silosa at diktador siya. Madalas na rin niya akong maliitin, lalo na noong nakapagtapos siya ng pag-aaral at makapagtrabaho sa isang malaking real estate company kung saan ay nagkaroon siya ng mataas na katungkulan.
dahil sa pag-uugali niya. Hindi namin maiwasang mag-away pero dahil sa mahal na mahal ko si Renata ay pinagpapasensyahan ko na lamang siya. At nilulunok ko na lamang ang bawat panlalait at pangmamaliit niya sa akin. Isang araw ay umuwi siya ng gabing gabi. Sobra akong nag-alala para sa asawa ko at hindi ko sigurado kung nag-o-overtime siya sa kanyang trabaho. Pero isa lang ang alam ko, malamig na siya sa akin. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong ko sa kanya pagkarating niya. Ngunit hindi niya ako sinagot at dire-diretso siya sa aming kwarto. Sinundan ko naman ang aking asawa. Hindi ka ba kakain ng hapunan? Ipinagluto kita pag papatuloy ko. Busog na ako. Kumain ako kanina sa resto kasama mga kliyente ko. Sagot niya. By the way, next time ayusin mo ang pagkakapark ng jeep mo sa garahe natin. Nakakaistorbo eh. Nahirapan tuloy akong ipark ang kotse ko. Reklamo pa niya. Nako, pasensya na han ha. Hindi ko napark ng maayos ang jeep ko kasi excited akong umuwi sa atin eh. Hindi bale, sa susunod na lang aayusin ko ang pagkakapark. Kalmadong sagot ko. Siya nga pala, kumusta naman ang trabaho mo sa opisinahan? Dagdag na tanong ko. Ayun, nakipag-meet na ako sa mga Japanese investors. At naaprubahan na nila ang proposal ko na joint real estate project sa San Fernando, Pampanga. Tuwang-tuwa nga sa akin ang boss ko eh. Ire-recommend daw niya ako for promotion. Kwento pa ni Renata, Papa Dudut. Congrats han, bati ko. Masayang masaya ako sa mga achievements ng aking asawa. Gusto kong makita siyang masaya at satisfied sa kanyang nakakamit na tagumpay. If ever na mapopromote nga ako I suggest na itigil mo ng pamamasada mo ng jeep because it's not worth it. First of all, maliit ang kinikita mo. Hindi ko nga nararamdaman yung kinikita mo eh. No offense Carlos ha. Besides, kaya naman sustentuhan ang sweldo ko ang gastusin natin sa araw-araw. Dito ko na lang sa bahay. Ang sabi niya sa akin na parang may halong pangiinsulto. Renata, alam mo naman ang pamamasada lang ng jeep ang libangan ko. At saka ayoko magmukhang walang silbi. Oo, hindi malaki ang perang kinikita ko sa pamamasada ng jeep kumpara sa sweldo mo. Pero gusto kong makatulong sa iyo sa pagsusustento sa mga gastusin natin sa bahay. Ang sabi ko bilang pagtutol sa suhestyon niya sa akin. O siya, bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mong mamasada pa ng jeep, edi mamasada ka, wika pa ni Renata. Basta palitan mo na yung jeep mo, masyado na kasing bulok eh. Look oh, ang ganda-ganda ng bahay natin tapos may nakapark na kinakalawang na jeep. Nasisirang magandang view sa bahay natin. Bibigyan naman kita ng pera pambili ng bago. Ngunit tumutol ako sa gusto ng aking asawa. Hindi ko papalitan ng jeep ko. Mahalaga sa akin yon dahil may sentimental value sa akin yan. Alalahanin mo sanang dyan tayo nagkakilala. Kung hindi dahil sa jeep na yan ay hindi kita mapapangasawa. Maraming nagsasabing mga kaibigan ko na napaka-martir daw ako bilang asawa dahil kung pagsilbihan ko ang aking asawa, daig ko pa raw ang aliping sa gigilid. Pero papadudod sa mga pagsisilbi ko sa asawa ko ay wala akong nararamdamang anumang pagmamahal o kahit man lang appreciation sa aking asawa. Inaamin kong nasasaktan ako sa tuwing binabaliwala niya ako at panay trabaho at pansarili niyang ambisyon ang binibigyan niya ng pansin. Hindi na rin nagagampanan ni Renata ang kanyang obligasyon bilang asawa. Ako naman ay pilit kong inuunawa na lamang ang aking asawa. Una, iniisip ko na baka sobrang pagod na ang aking asawa sa pagtatrabaho kaya hindi na niya nagagampanan ang tungkulin niya bilang asawa. Pangalawa ay nagsusumikap lang na magtrabaho si Renata para sa magiging kinabukasan ng aming pamilya. Pero hindi ko rin maiwasan na maghanap ng kalinga at pagmamahal sa aking asawa. Pero kahit na maraming pagkukulang si Renata sa akin, ay hindi ko pa rin binaling sa ibang babae ang aking atensyon. Ngunit hindi ko akalain na susubukin ng tadhana ang aking katapatan sa aking asawa.
Isang gabi dahil sa stress at frustration kay Renata ay nagpa siya akong magpalipas ng oras sa isang high class na bar. Gusto ko kasing makita at maranasan ang mundong ginagalawa noon ng aking asawa. Sa parking area pa lang ng establishment ay may magagarang kotse na ang aking nakita. Pagpasok ko sa loob ay halos lahat ay naroroon ay alam kong mayayaman dahil sa kanilang forma at pananalita. Pero wala akong pakialam kahit nasabihin pa nila akong mukhang mahirap o wala sa uso. Ang mahalaga ay may laman naman ang wallet ko kahit papaano. Umorder ako noon ng cocktail na hindi ko na matandaan ang pangalan. Habang umiinom, malalim naman ang aking iniisip, Papa Dudut. Iniisip ko kung paano magbabago ang tingin sa akin ng aking asawa. Hi cutie, narinig ko ang isang boses mula sa aking kanan. Paglingon ko ay tumambad sa akin ang isang sexy pero rich looking na babae. Hi din, balik ko sa kanya. Hindi ko maialis ang aking paningin sa babaeng nasa aking tabi dahil sa nakakaakit nitong ganda. Looks like mag-isa ka lang dito ha. Pwede bang jumoin sa'yo? Tanong niya sa akin. Oo naman, sagot ko sa babae. Ang tipid mo namang magsalita, ang sabi niya habang nakangiti sa akin. Well, it seems na first time mo dito, no? Am I right? Tumango ako. First time ko nga pumunta sa isang bar. Sa totoo lang eh, hindi ako pumupunta sa ganitong lugar. Kahit na sa mga beer house kasi hindi naman ako mabisyo. Pumunta lang ako dito upang magpalipas ng sama ng loob sa asawa ko. Ang kwento ko pa sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng babae. May asawa ka na pala, ang sabi na lang niya. Oo miss, may asawa na ako. Nagkaroon lang kami ng kaunting away, kaya ako nandito. Pero mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Ikaw na ang ulirang asawa, natatawang wika ng babae. Anyway, anong pangalan mo? Carlos. Pero pwede mo rin akong tawaging Kaloy, tugon ko. Mas prefer ko ang Carlos, bagay sa kagwapuhan mo yon, reply pa ng babae. Ikaw anong pangalan mo? Tanong ko. Samantha. Papa Dudut, pagkatapos noon ay marami kaming pinagkwentuhan ni Samantha. Yon nga, nasabi ko sa kanya na isa kong jeepney driver na may mayamang asawa. Nung una ay hindi talaga siya makapaniwala sa mga sinabi ko pero naniniwala din siya nang ipakita ko sa kanya yung mga litrato at selfie ko sa loob at labas ng jeep. Samantalang si Samantha naman ay isang supervisor kaya gano'n na lamang ang accent niya sa pagsasalita ng English o Tagalog. Papa Dudut, masasabi kong madali kong nakagaanan ng loob si Samantha dahil na rin sa pagiging pala kaibigan at totoo niya sa kanyang sarili. Kaya naman sa kalagitnaan ng aming kwentuhan ay nasabi ko na sa kanyang problema ko sa aking asawa. Mahirap talagang pakisamahan ng isang dominanteng asawa o karelasyon, panimula pa ni Samantha. Pero kung talagang mahal mo siya eh, habaan mo na lang ang pasensya mo at unawain mo na lang siya. Baka akala mo lang na dominante siya at saka malay mo eh. Baka may pinagdaraanan siyang problema kaya gano'n na lamang ang trato niya sa'yo. Possible reasons ay maaaring pagod o kaya ay nape-pressure siya sa kanyang trabaho. O kung hindi man ay baka may problema siya mismo sa kanyang workplace. Siguro the best thing to do ay kausapin mo siya, ang payo pa niya sa'kin. Kung sa bagay tama ka, pagsang-ayon ko sa aking bagong kaibigan. Carlos, it seems you're a nice guy. I like you. I have the feeling na magiging magkaibigan tayo. Can I get your contact number para naman mag-text tayo? You know, friendly talks. Ang sabi pa ni Amanda. Agad naman akong nagpaunlak at ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone number at Facebook profile. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay naging regular na ang communication namin ni Samantha. Madalas siyang nagbe-message at nagbe-video call sa akin sa messenger. Dahil doon ay marami akong nalaman tungkol sa kanyang buhay. Isa siyang ulila at laki rin sa hira pero nagsumikap sa buhay kaya nakapagtapos ng pag-aaral.
At eto nga siya, nagkaroon ng magandang trabaho sa BPO industry. At dahil sa mga similarity namin sa buhay, ay naging magka-vibes nga kami. Samantala, noong una ay kaibigan lamang ang turingan namin ni Samantha sa isa't isa. Hanggang sa napansin ko noon na unti-unti nang nagbibigay ng motibo siya sa akin. Ako naman dahil mahina ang pakiramdam ko ay baliwala lang sa akin at ipinagpatuloy ko pa rin ang paglapit kay Samantha. Papa Dudut, lalong nagiging dominante si Renata sa akin. Palagi rin niya akong tinatabla sa tuwing mag-aaya ako sa kanya na magsiping kami. Inaamin ko, Papa Dudut, na minsan ay nawawala na ako ng pasensya. Pero sa tuwing naaalala ko si Samantha ay nakakalimutan ko ang aking asawa. Sinikap ko pa rin gampanan ang tungkulin ko kay Renata sa kabila ng lahat, pero hindi ko maiwasan talaga na magtampo dahil sa tuwing naglalambing ako sa kanya ay palagi niya rin akong pinagtatabuyan. Carlos, please. Wala ako sa mood ngayon. Pasensya na pero pagod na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Yan ang madalas niyang sabihin sa akin. Naglalambing lang naman ako, Han. Nagtatampong, sabi ko. Carlos, kung hindi mo matiis ang init mo sa katawan mo, mabuti pang pumunta ka na lang sa CR at magsarili ka na lang muna. Sorry pero wala akong gana ngayon. Galit na wika ni Renata pagkatapos ay nauna na itong mahiga sa kama at tinalikuran ako. Renata, mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa aking asawa. Kahit ramdam ko ang kanyang isasagot sa akin ay nagbaka sakali pa rin akong sasabihin niya ang gusto kong marinig mula sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang aking tanong ay tinulugan lamang ako ng aking asawa. Siyempre, nasaktan ako. Parang gusto ko nang sumabog noon at lahat ng efforts na ginagawa ko para maging matatag ang aming relasyon ay nawawala ng saysay. Kaya simula noon ay hindi na ako naging malambing sa asawa ko. Hindi ko na rin siya pinapansin. At mukhang ayos lang yon kay Renata dahil kahit kailan ay hindi niya ako naging priority. Kaya imbes na maginanakit sa aking asawa ay ibinaling ko na lamang kay Samantha ang aking atensyon. At least siya ang nagpapakita ng concern sa akin. Nararamdaman kong mahalaga ako sa buhay niya at dahil kay Samantha napagtanto ko kung ano ba talaga ang self-worth ko. Papa Dudut, naging madalas ang pagpapalitan namin ng text ni Samantha. Naging madalas din ang paglabas namin ni Samantha habang nasa trabaho ang aking asawa. Minsan sumasama si Samantha sa akin na mamasada ng jeep. Natatawa nga ako, Papa Dudut, dahil madalas siyang pagkamalang asawa ko ng mga pasahero at kakilala ko sa kalsada. Pero wala akong kalam-alam noon na iba na pala ang tingin sa akin ng aking kaibigan. Isang gabi ay inaya ako ni Samantha na dumalaw sa kanyang condo unit. Agad naman akong nangako na pupunta. Kaya naghanda ako ng maigi. Alas 3 pa lamang ng hapon ay tumigil na ako sa pamamasad at umuwi na ng bahay para magpalit ng damit. Sinuot ko rin ang pinakamagandang damit na meron ako. Nang masatisfied na ako sa aking itsura ay pumunta ako sa isang bake shop para bumili ng cake at iba pang mga pagkain na pinagsaluhan namin ni Samantha. Alas 5 ng hapon ay nakarating ako sa kanyang condo unit. Agad akong nabighani sa suot niyang sexy cocktail dress. Hindi ko tuloy maiwasang maakit sa kanyang likas na kagandahan. Mukhang pinaghandaan mo ang pagpunta ko dito, ah. At saka sinindihan mo pa ang mga collection mong aroma candles. Puna ko ng mapansing tila spa ang ginawa ni Samantha sa kanyang bahay. Pagkatapos ay inilapag ko sa mesita ang mga dalakong pagkain. Well, para mas masaya ang pagsasama natin ngayong gabi, friend. Anyway, alam ba ng asawa mo na pupunta ka rito? O sisa niya sa akin, Papa Dudut? Wala si Renata sa bahay. Nasa San Fernando siya. Inasikaso yung latest real estate project niya. 1 week siyang mag-i-stay doon. Ang kwento ko. Lumapit naman si Samantha sa akin at inamoy-amoy ang aking leeg. May nakapagsabi na ba sa'yo na Juma John Lloyd ang aura mo ngayon?
obserba ni Samantha sa akin. Napangiti lamang ako. Alam mo ba, Carlos, kung sakaling makapangasawa ko, gusto ko katulad mong jeepney driver. Ang sabi kasi nila eh, sweet lover daw ang mga jeepney driver. Pero syempre, gusto kong gwapong jeepney driver tulad ng nasa harapan ko ngayon. Pagpapatuloy pa ni Samantha. Sa pagkakataong yun ay tila inaakit na ako ni Samantha sa pamamagitan ng dahan-dahang pagdampi ng kanyang hintuturo sa aking mga labi. Napalunok na lamang ako at nagsimulang maramdaman ang pagdaloy ng dugo mula sa aking ibaba. Masarap ang cake na dala mo pero mukhang mas masarap ka, Carlos. Ang sabi pa niya bago niya ako bigyan ng isang nagbabagang halik. Sa pagkakataong yun, Papa Dudut, ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko at gumanta rin ako ng halik kay Samantha. Pagkatapos ay unti-unti niyang hinubad ang suot kong polo at tumambad ang aking medyo payat na pangangatawan. In fairness ha, you got a hot body, Carlos. Nagiinit na wika ni Samantha. Talaga eh, ang payat ko nga eh. Natatawa kong sabi. Pero muli niya akong binigyan ng halik. Pero sa pagkakataong yun ay hinaligan niya ako sa leeg pababa sa aking dibdib at tiyan. Napapapikit na lamang ako at hinahayaan si Samantha na i-explore ang aking buong katawan. Maya-maya ay naramdaman kong mas umigting na ang dugo ko sa buong katawan nang hawakan niya ang aking maselang bahagi. Halos dalhin ako sa langit ni Samantha ng mga oras na yon. Pero biglang pumasok sa isipan ko si Renata. Naramdaman ko ang konsensya at aminado pa rin akong mahal ko ang aking asawa sa kabila ng ginawa niyang pambabaliwala sa akin. Napansin ni Samantha ang kaunting resistance ko sa kanyang ginawa sa aking katawan. Bakit, Carlos? Tanong niya sa akin. Samantha, parang hindi ko yata kayang magdaksil sa asawa ko, pag-amin ko. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingala sa akin. Alam mo, hanga ako sa iyo kasi kahit na binabaliwala ka ng asawa mo, eh mahal mo pa rin siya. Dapat talagang patayuan ka ng monumento bilang pinaka-ulirang at pinaka-under-desired asawa sa balat ng lupa. Samantha, ang tangi ko na lang nasabi dahil muling nilakbay ng malambot na kamay niya ang aking katawan. Let's make fun, okay? Hindi naman nangangahulugan na pagkataksil ito eh kasi hindi mo naman hihiwalayan ang asawa mo at saka don't worry, hindi ako maghahabol. We are doing this for the sake of enjoyment, ang sabi niya sa akin bago kami tuluyan ng nagsiping sa sala. Papa Dudut, alam ko sa mga oras na ito ay hinuhusgahan ako ng mga tagapakinig mo. Inaamin ko na naging mahina ako at natukso. Pero tao lamang ako, binigay ko na sa asawa ko ang buong buhay ko. Panahon naman siguro upang pahalagahan ko naman ang sarili ko. Alam kong masama ang ginagawa ko pero masisisi mo ba ako? Naghanap ako noon ng pagmamahal mula kay Renata. Ngunit ng mga panahon na yon ay pinagkait niya yon sa akin. Hindi ko mang gusto pero ibang babae pa ang nagbigay sa akin noon. Sa lipunan natin ay hinuhusgahan kaagad natin ang isang lalaki kapag nalaman nating nangaliwa siya. Pero hindi natin inalam kung bakit siya nangaliwa o kung ano ang pagkukulang sa kanya ng kanyang asawa kaya niya nagawa yon. Papa Dudut, inaamin ko na nawala sa aking isipan noon si Renata. At napalitan ito ni Samantha. Kay Samantha ko kasi naramdaman na may silbi ako bilang lalaki. Hindi tulad ng nararamdaman ko kapag kasama ko ang aking asawa. Para akong tau-tauhan, inutil at mababang uri. Samantala, pagkatapos ng gabing yon ay muling naulit yon pagkaraan ng dalawang araw. Hanggang sa dumalas at naging araw-araw. Iba ang aking pakiramdam sa tuwing nagsisiping kami ni Samantha. Ramdam na ramdam ko talaga na ako'y isang lalaki. At aaminin kong halos mabaliw ako dahil masarap karumansa si Samantha. Nagpatuloy ang pagtataksil ko sa aking asawang si Renata, Papa Dudut. Wala siyang kaalam-alam noon na palagi kaming naglalaro sa apoy ni Samantha. Pero Papa Dudut, inamin ko nakaramdam ako ng kaunting guilt. Mahal ko pa rin kasi ang aking asawa.
Kaya ko lamang nagawa ang mga liwa dahil naghahanap ako ng pagmamahal mula sa isang asawa na hindi maibigay sa akin ni Renata dahil sa inuudang muna niya ang mga pansariling ambisyon. Papadudod, madalas akong bagabagin ng konsensya ko. Gusto ko rin malaman noon mula sa aking asawa kung may natitira pa siyang pagmamahal sa akin. Kung bakit niya ako palaging binabaliwala. Kaya isang araw ay kinausap ko ng masinsinan si Renata. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang napangasawa mo? Isang hamak na jeepney driver lang ako samantalang mayaman ka? Tanong ko sa aking asawa. Umiral na naman niyang inferiority complex mo. Ano ka ba? Pinakasalan kita dahil mahal kita. At saka bakit ako magsisisi? Siguro magsisisi ako kung hindi kita pinakasalan. Carlos, mahal kita. Diretso ang sagot sa akin ni Renata. Sa pagkakataong yun ay nilabas ko na ang matagal nang hinanakit na kinikimkim ko sa aking dibdib. Kung ganun pala eh, bakit kung tratuhin mo ko eh parang hindi asawa? Sa totoo lang Renata, nasasaktan na ako sa mga sinasabi at ginagawa mo sa akin. Sa tuwing nilalait mo ang pagkalalaki ko, buwababa ang tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ay ako yung pabigat sa buhay mo. Renata, pakiramdam ko mag-isa na lamang ako. Walang nagmamahal sa akin. Sa pagkakataong yun ay nakita kong lumuha si Renata, Papa Dudut. I'm sorry. Ang sabi niya sa akin. Makuha mo pa rin sana kung patawarin sa kabila ng mga kasalanan ko. Sa totoo lang ay napapaisip ako kung talagang karapat dapat akong maging asawa mo. Nasasaktan din kasi ako sa tuwing sinasabi ng mga tao sa paligid natin na hindi tayo bagay at ginagamit lamang kita. Masakit sa akin sa tuwing kinukumpara ako sa dati mong ex na si Alexander. Oo, hindi ako mayaman tulad niya pero ginagawa ko naman ang lahat upang maging karapat dapat sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Alam ko yun Carlos, ginagawa mo naman ang lahat para sa akin at nagpapasalamat ako doon. Please tanggalin mo na yung nasa isipan mo na kinakahiya kita. Tandaan mong kahit kailan hindi kita kinakahiya, ang sabi ni Renata sa akin. Papa Dudut, dahil na rin sa pagmamahal ko sa aking asawa kaya mabilis kong napatawad si Renata sa kanyang mga kasalanan. Naging maayos ulit ang takbo ng aming relasyon simula noon at unti-unting nabawasan ang pagnanais ko kay Samantha. Ngunit hindi nagpatalo ang aking kabit at patuloy pa rin siya sa pagkukommunicate sa akin. Kaya ako na mismo ang nagkusang umiwas sa kanya. Nagpalit ako ng numero sa cellphone at dini-activate ko ang Facebook account ko. Total ay wala naman akong active na social media pero Papa Dudut, nakahanap pa rin ang paraan si Samantha para matuntun ako. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay madidiskubre ni Renata ang tungkol doon. Sino si June? Usisa sa akin ang aking asawa. Lalaki ba talaga yun? Nagtataka ako sa mga sinasabi niya. Oo naman, eh bakit mo naman naitanong? Nabasa ko kasi sa mga text ng June na yan sa cellphone mo noong isang gabi eh. So pumatol ka na pala ngayon sa bakla? Pagtatapat ni Renata na halatang galit sa akin. Nabasa ko na nga pala yung I love you mo sa kumpare mo. At saka ang sweet ng mga text ninyo ha. Tapatin mo nga ako Carlos. May kinakalokohan ka na no? Wala akong kinakalokohan Renata. Maniwala ka, ang sabi ko pa. Pero deep inside ay kinakabahan ako dahil alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ako tanga Carlos. Bulok na ang gimmick na yan. Kunwari pangalan ng lalaki na nakalagay sa phonebook pero sa totoo lang eh cellphone number ng babae nila yon. Sinabi sa akin yun ni Joshua dahil siya mismo eh gawain niya yon, ang sabi pa ni Renata. Sa puntong yun ay hindi ko alam ang aking ipapalusot. Kaya nanahimik na lamang ako at napapikit sa sobrang guilty. Ang kapal na mukha mong gawin sa akin to samantalang pinapalamon lang kita sa palad ko, ang sabi sa akin ni Renata, Papa Dudut. Nang mga panahong yun, Papa Dudut ay nalungkot ako sa nangyaring ilang taon naming pagsasama bilang mag-asawa ni Renata. Doon din lumabas sa mga insecurities ko. Pakiramdam ko kasi noon ay napakawalang kwenta kong lalaki. Isang alipin, isang tau-tauhan lamang.
Masakit din sa akin na sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ko kay Renata ay hindi niya ako makuhang ipagmalaki bilang asawa niya at ipagtanggol sa mga lumalait sa pagkatao ko. Inaamin ko, Papa Dudut, na dumating ang panahon na nagsisi ako dahil pinakasalan ko ang isang mayamang babae na katulad ni Renata. Nagpatuloy ang pag-aaway at hindi pagkakasundo namin ni Renata hanggang sa umabot na ito ng sukdulan. Umalis ako ng bahay at nakitungo muna sa tirahan ni Samantha. At yun nga, habang naroroon ako ay siyang naging sandalan ko sa mga oras na awang-awa ako sa aking sarili. Ibinigay niya sa akin ang pagmamahal at pangunawa na kailanman ay hindi ko naramdaman noon sa aking asawa. Napakasama ng ugali ng asawa mo. Lahat ng gusto niya, makukuha niya. Ewan ko ba kung bakit mo pa siya pinakasalan? Ang sabi ni Samantha pagkatapos kong maikwento sa kanya ang nangyari sa amin ni Renata. Nasasaktan ako sa tuwing ginagawa niya akong tau-tauhan. Masakit sa akin yun, Samantha. Pakiramdam ko eh, kaya lang niya ako pinakasalan eh para lang may maging pampalipas oras pag-amin ko. Carlos, don't worry. I promise you. Sumama ka lang sa akin at ikaw nang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng klaseng pagmamahal. Mahalin mo lamang ako. Pangako sa akin ni Samantha. Papa Dudut, doon nagsimulang gumulo ang aking isipan sa nararamdaman kong pagmamahal sa dalawang babae. Bagamat mahal ko pa rin ang asawa ko ay unti-unti namang nagkakaroon ng puwang sa aking puso si Samantha. Kay Samantha ko naramdaman ang respeto sa sarili. Kaya dumating sa puntong pantay na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa dalawang babae. Dahil sa labis na sama ng loob kay Renata ay nag-decide na kong hindi muna umuwi ng bahay ng ilang linggo at sumama ako kay Samantha. Namuhay kami na parang mag-asawa at doon ko rin pinag-nilay-nilayan ang nararamdaman kong pagmamahal sa aking asawa. Sa kabilang banda ay ginawa ni Samantha ang lahat upang mahalin ako. Pero Papa Dudut, may hinahanap ako kay Samantha na hindi ko makita. Madalas ko tuloy ikumpara sina Samantha at Renata. Nagsimula din ako mangulila ng husto sa aking asawa. Si Renata ang madalas kong maisip kahit na sa tuwing nagsisiping kami ni Samantha. Hindi naglaon ay na-realize ko rin na mahal ko rin talaga ang aking asawa. Mas mahal ko siya kesa kay Samantha. Samantala, isang araw habang ako ay naghahanda ng aking sarili para mamasada ulit ng jeep, ay wala akong kalam-alam na nakatakda pala kaming puntahan ni Renata sa kondo ni Samantha. So ikaw pala si Samantha? Ikaw palang kinakalokohan ng asawa ko? Sarkastikong sabi ni Renata sa aking kabit. Nasaan na si Carlos? Wala dito si Carlos. At saka Renata, wag na wag mo kong sisigawan. Alalahanin mo na nasa pamamahay kita at anumang oras eh pwede kitang kalat ka rin palabas. Ang wika pa ni Samantha na alam kong war mode na ng mga oras na yon. Hindi ako naniniwalang wala dito ang asawa ko, insist ni Renata. Ilabas mo si Carlos. Huwag kang magskandalo dito, saway ni Samantha sa aking asawa. Mga agaw ka, naibulalas ni Renata sa aking kabit. Kung mga agaw ako, for your information, hindi ko inagaw sa iyo si Carlos. Siya mismo ang lumalapit sa akin. At saka bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Ganti pa ni Samantha. Akmang sasampalin ng asawa ko ang aking kabit pero agad itong napigilan ng huli. Mahal ko si Carlos, Renata. Ikaw ba? Minahal mo ba ang asawa mo? Wala kang karapatang husgahan ang pagmamahal ko sa asawa ko. Hysterical na sabi pa ni Renata. Sa pagkakataong yun ay narinig ko na ang kanilang pagtatalo kaya agad ko na silang pinuntahan sa sala. Mamili ka, Carlos. Sino sa aming dalawa ang mahal mo? Ako o si Samantha? Tanong ni Renata sa akin. Siyempre, ako na ang pipiliin ni Carlos. Pagmamalaki naman ni Samantha. Ano, Carlos, sumagot ka? Sigaw ni Renata sa akin. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay agad akong gumawa ng desisyon dahil alam kong sa simula pa lamang ay si Renata na ang aking mahal. Samantha, I'm sorry. Sabi ko sa kanya,
Inaamin kong mahal kita. Ibinigay mo sa akin ang pagmamahal na hindi na ibigay ni Renata at nagpapasalamat ako doon. Pero Samantha, mas mahal ko si Renata dahil bukod sa asawa ko siya, siya rin ang babaeng tinitibok ng puso ko, pagtatapat ko sa aking kabit. So tatalikuran mo na lang ako pagkatapos ng lahat, Carlos? Naiiyak na wika ni Samantha sa akin. Sige, tatanggapin ko ang pagkatalo ko, Carlos. Pinapalaya na kita. Magsama kayo ng asawa mo. Papa Dudut, bagamat naaawa naman ako sa ginawa ko kay Samantha, ay minabuti ko rin na makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko kasi magawa, Papa Dudut, na ipagpalit ang aking asawa sa kanya o sa ibang babae dahil si Renata lamang talaga ang mahal ko. Masakit mang isipin na parakip butas lamang si Samantha sa mga pagkukulang sa akin ng aking asawa, kaya sa bad ng huli ay si Renata pa rin ang pinili ko. Sa kabilang banda ay nag-usap kami ni Renata at tinanong ko sa kanya kung mahal pa rin niya ako. Sumagot naman siya ng oo at binuhos din namin ang aming mga sama ng loob sa isa't isa. Sa pamamagitan noon ay nalaman namin ang mga pagkukulang at pagkakamali namin sa isa't isa. Una sa lahat ay gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa nangyari sa amin ni Samantha. Natukso lang ako noon. Pero Renata, pangako, hindi ko na uulitin yun at sana huwag mo sanang isipin na minahal ko talaga si Samantha. Ikaw lang ang mahal ko, Renata, at wala nang ibang babae maliban sa iyo. Sana mapatawad mo ko. Magsimula tayong muli, ang sabi ko sa aking asawa. Huwag mo nang isipin yun, Carlos. Pinatawad na kita. At saka kung tutusin ay ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo dahil hindi ko nagampanan ang tungkulin mo bilang asawa mo. Patawarin mo sana ako kung binaliwala kita dati. Na-realize ko na mas mahalaga ka sa akin kesa sa pansarili kong ambisyon. Carlos, mahal na mahal kita. Saksi ang Diyos na ikaw lamang ang lalaki sa puso ko. Ang sabi pa ni Renata habang naiiyak na sa harapan ko. Agad ko namang niyakap ang aking asawa. Pangako, Renata, at gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Ako rin, Carlos, pinapangako ko na magiging mabuting may bahay na ako sa iyo. Ito ang mga binitawang pangako sa akin ng aking asawa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ni Renata bilang mag-asawa. Kamakailan lamang ay muli kaming nagkaanak ng aking asawa. Isang malusog na baby boy na pinangalanan naming Isaac. Naging open na rin kami sa isa't isa at kung sakaling nagkaroon kami ng away o tampuhan ay agad kaming nag-uusap ng masinsinan at sa bandang huli ay nagkakapatawaran kami. Nagbago na rin si Renata. Hindi na siya tulad ng dati na dominante bagkos ay isa na siyang mapag-alagang asawa at ina. Ako naman ay hindi na ako lumilingon pa sa ibang babae at bagkos ay kay Renata ko na lamang, Papa Dudut, itinutuon ang aking atensyon. Kaya masasabi kong araw-araw ay lalong tumatatag ang pagmamahala namin ni Renata. Sa kabilang banda nitong nakaraang buwan ay aksidenteng nagkita ulit kami ni Samantha. Sa pagkakataong ito ay wala namang namagitan pang pagmamahalan sa aming dalawa. Nagkapatawaran na rin kami. Bukod sa ipinakilala ni Samantha sa akin sa pamamagitan ng picture ang asawa niya, ako naman ay masaya para kay Samantha sapagkat nakatagpo na siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Pagkatapos ng pagkikitang yon ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Sa nangyaring ito sa buhay ko ay masasabi kong napakarami kong natutunan. Ang ilan sa mga natutunan ko, una, sa pag-asawa ay kailangan ng pasensya, pangunawa at higit sa lahat ay tiwala sa minamahal. Pangalawa, hindi sagot ang pangangaliwa sa paghahanap ng tunay na kaligayahan at pagmamahal. Makikita mo ang kaligayahan at pagmamahal na yon kung bubuksan mo ng buo ang iyong puso sa iyong asawa o minamahal at hindi nalilingon pa sa iba. At pangatlo, isa sa sangkap ng matibay na relasyon ay respeto. Kung ang bawat mag-asawa ay may respeto sa isa't isa ay tiyak na tatagal ang kanilang pagmamahalan. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Pero labis ang kasiyahan ko kung mapipili po ninyong i-upload ang aking kwento na alam ko naman ay kapupulutan ng aral lalo na ng mga mag-asawa.
More power sa inyo Papa Dudut at sa mga bumubuo ng inyong napakagandang YouTube channel. Naway pagpalain pa kayo ng Diyos. Lubos na gumagalang, Carlos. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Carlos. Nakakatuwang malaman na sa wakas ay nagbago na ang iyong asawa sa pakikitungo sa iyo. Ang napansin ko sa iyong kwento, kaya ganun na lamang ang trato sa iyo ng iyong asawa ay dahil kulang kayo sa communication. Dahil nga siguro palaging busy sa trabaho si Renata, ang mahalaga magkaroon kayo ng communication ng mag-asawa dahil nalalaman ang saloobin ng bawat isa na maaaring makatulong sa pagtatama o pagpapatibay palalo ng inyong relasyon kung meron kayong proper communication. At saka eto ang isipin natin ha, sagrado ang pag-aasawa, huwag natin itong sirain. At kung malaki man ang agwat ng estado ng inyong buhay, huwag sana natin gamitin ito para isumbat o pagmalakihan ang isa't isa. Tandaan na lamang natin na ang tunay na biyaya ng Diyos ay hindi nakikita sa yaman o laki ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng payapang isipan at asawang tunay na nagmamahal sa iyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.